Ang programang tumatalakay ng mausaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Ano mang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan. Ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side. We take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng Sabado ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Muli po kami nagagalak na nariyan po kayo upang umantabay sa buong oras ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ay pagpapatuloy ng ating seryeng sinimula nung nakaraang broadcast, may kinalaman sa Seven Churches in the Book of Revelation. So ang topic natin ngayon, yung pangalawang iglesia, the second church, the church in Smyrna. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. Kasama ko rin po bilang aking technical, si Micah Sarmiento, ang aking pamangkin, ganun din ang aking anak, Princess Aliyah Sarmiento. Kaya't kayo po, inanyayahan namin na sumubaybay hanggang sa pagtatapos ng programa. At aking request na pakishare po yung mga videos para mapaabot din ito sa iba pa nating mga kaibigan at sa iba din po nating mga kapatid. Yan po yung aking paanyaya sa inyo. Okay? So ngayon, bago tayo lubusang dumako sa pag-aaral sa ating pag-usapan, nais ko pong patuloy na i-promote sa inyo yung ating Spirit of Prophecy series na ginagawa rin sa atin hong Iglesia sa Pasig Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan po ng Reasons of Faith Media Ministry. Ito pong Spirit of Prophecy series. So sa darating na second Sabbath o second Saturday, the next month ay pagpapatuloy natin ang series na ating tinatalakay dyan na may kinalaman sa usapin regarding kay Ellen White sa Bible at sa Spirit of Prophecy. Lahat ng mga issues na may kinalaman po sa Spirit of Prophecy writings ay atin hong tatalakayin. Yung mga mahalagang issue, ano ho? At syempre, paki-subscribe sa ating YouTube channel ng Reasons of Faith Media Ministry. Yan po yung ating pinakalogo. At i-click nyo po ang notification bell para sa tuwing mag-upload po kami ng bagong video ay lagi po kayong manonotify. Okay? So bago tayo dumako na, tayo po ay mabilisang dadako na ho sa atin nung pag-uusapang mahalagang paksa na may kinalaman sa pitong iglesia. At ngayon nga po yung ikalawang iglesia, the Church in Smyrna. Tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat niloob ninyo na sa araw at oras na ito ay patuloy na maitaguyod ang programa upang patuloy na maipaabot sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid ang mensahe na may kinalaman sa inyong iglesia hanggang sa huling araw na ito bago magwakas ang sanglibutan. Tulungan ang bawat nanonood ay makaunawa ng mensahe ninyo sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu. Maging sila ay maging daluyan din ng pagpapala at patuloy na magamit ang programang itong makapangyarihang maipaabot sa kanila na may karunungan at magkaroon ng inspirasyon at kapanatagan ang pananampalataya ng bawat isa. At doon sa wala pang pananampalataya, sila'y magkaroon ng matibay at malakas na pananampalataya sa inyo dahil ang inyong paglalahad ay para sa kapakanan ng bawat isa. Ipagpatawad ninyo, Ama, ang lahat ng aming mga kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa kapangyarihan ng banal na Espiritong maipadaloy ang katotohanan at mapatatag sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so babanggitin ko at babasahin muna rito yung mga ano natin, mga followers na kumbaga nagpaabot ng kanilang mga mensahe. Ngunit bago yon, binabati ko po muna syempre yung pinanggalingan kong iglesia kanina. Pinanggalingan sa pamamagitan ng virtual Google Meet, no? Nag-sermon tayo dyan sa ating mga kapatiran sa Pasita Seventh-day Adventist Church sa may San Pedro, Laguna. Salamat sa invitation, Sister Jocelyn Amir. At ganoon din kay Brother William Gomez. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng ating mga kapatiran dyan. Okay, so babasahin ko muna itong galing kay Brother Nard. Si Dran is the layman.
Happy Sabbath, bro. ROF time again. Time to learn new Bible knowledge. God bless all viewers of ROF Media Ministry. Salamat, Brother Nards. Galing naman kay Sister Joy Magpulong. Happy Sabbath to all, and yes, have a quality time to study the truth. Praise God. Galing kay Dr. V. Ornopia. Thank you. It's a blessing listening to ROF. God bless. God bless you more. Galing naman kay Brother Gabriel Ronquillo. Brother Nanding, blessed Sabbath to each one, especially to my wife who is watching right now. Ito si Sister Malu Ronquillo Fernando. Maligayang pakikinig at panunood dyan po sa bahagi ng Japan. Galing naman kay Erica Estong, cherishing for sin rather than hatred for sin. May natutunan na naman po ako. Salamat. You're welcome, kapatid. Next. Galing kay Caroline Susan Ong, we decree and declare everything that has been spoken in this powerful message to be fully embedded upon both my son and my spiritual life daily and constantly, mentally, physically, emotionally, and spiritually to be strong in your mighty power. So itong ating kapatid, may mga kahilingan po ito sa panalangin. Pinapanalangin po namin kayo, kapatid. Maraming salamat sa pagpapaabot ninyo ng inyong mensahe, kasama din dun sa inyong anak na mapabuti ang apat na aspeto ng atinhong pamumuhay bilang mananampalataya ng Diyos. Okay, so welcome ka, kapatid Anho, at ipapanalangin namin kayo patuloy. Ito na ang ating paksa, The Seven Churches of Revelation. At ito ngayon ang ating ikalawang iglesia, Smyrna, na tinatawag ding The Persecuted Church. Bakit kaya ang Smyrna ay tinawag na persecuted church? Kung ipaalala lang natin nung nakaraan, ang ating paksa may kinalaman sa Iglesia ng Efeso. Ang kanyang pangalan, nangangahulugan doon sa kanyang pagbibigay natin ng aralin sa kanyang context, the desirable church, the age of purity. Yun po yung iglesyang dalisay, sapagkat ang kapanahunang yon ay sa panahon na itinatag ng Panginoon ang ating iglesia hanggang sa kanyang huling alagad na nabubuhay nung panahon yun, si Juan the Revelator or John the Beloved. So in between 31 to 100 AD ang kapanahunan ng church in Ephesus, the desirable church. So ito naman ngayon ang Smyrna, bakit tinawag na persecuted church? Gaya ng aking sinimula nung nakaraang broadcast natin, meron tayong tinatawag na pattern of study para maging systematic ang ating pag-aaral. Ito po about geography. Number one, meaning, yung kahulugan ng church. Pangatlo, yung kanyang kasaysayan. Ikaapat, yung larawan ng Panginoong Hesus. Dahil iba-iba ho ang larawan ni Kristo na ipinapakita dyan sa pitong iglesia. Ikalima, yung kanyang commendation o papuri ng Panginoon sa iglesia. Ikaanim, yung kanyang saway doon sa iglesia kung meron man at ano yung walang saway. Yung ikapito, yung kanyang counsel or payo sa bawat iglesia. Ikawalo, yung pangako ng Panginoon sa bawat iglesia dyan sa pito. At ikasyam, yung application. Napakahalaga po na sa matututunan nating mga magagandang leksyon dito po sa pitong iglesyang ito, ay maiangkop natin sa ating mga sarili ang atin pong natutunan. Dahil kung hindi natin maiangkop yung tamang leksyon na ating matututunan, e baliwala po lahat ng ating pinag-aralan. Hanggang theory lang yan, wala doon sa buhay, wala sa puso, hindi isinasabuhay. Iwasan po natin na maging Kristiyano lang sa pangalan at hindi doon sa buhay. Ang pagiging Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. So ito po yung mahalagang sangkap at punto sa atin hong pamamaraan ng pag-aaral para maging systematic po ang atin hong gagawin. Ngayon, ipakita muli natin, Maiga, ito po yung geography o location ng kapanahunang ipinasulat kay Apostol na si Juan mula sa isla ng Patmos. Ito pong kasaysayan ng pitong iglesia, at ang una talagang mapapadalhan dyan ay yung lugar na Efeso. And then sa bahaging hilaga pa yung Smyrna, then Pergamum, and then pababa, Southeast, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ang pinaka-ikapito nga, yung Laodicea. Therefore, may mga literal na iglesia talaga dyan. Ito po'y lugar ng Asia Minor. Ito po'y bahagi ng Roman province, ng Roman Empire, probinsya ng Roman Empire. At nabanggit ko na nung nakaraang unang broadcast natin, hindi lamang po pipito ang iglesia dyan sa bahagi yan ng Asia Minor. Marami po yan.
Kaya lang, mas pinili ng Panginoon itong pitong ito dahil meron po silang mga karanasan na magiging karanasan ng bawat iglesia habang lumalaon ang panahon, historically speaking. So, from local time, meron silang mga experiences down to historical at hanggang sa panahong bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. So, yung mga karanasang yun, yun ang magiging kaangkupan kung saan tayo napapabilang ano yung ating karanasan sa kasalukuyan at ano yung dapat na karanasan na ating maranasan sa pakikipag-ugnayan o pakikipag-relasyon sa ating Panginoon. So, may mga lesson na ipinapakita dito. Dahil ito po, uulitin ko, pangyayari locally, then historically, at sa sitwasyon bago lumitaw ang Panginoon. Kaya, pinili ng Panginoon itong pito dahil meron silang mga karanasang angkop sa magiging karanasan ng bawat Kristiyanong nabubuhay hanggang sa pumarito ang ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung pinag-uusapan ditong pitong iglesia. Ngayon, babasahin natin po isa-isa yung mga talatang sinasabi dito patungkol sa Smyrna. Sabi sa Kapitulo 2, talatang 8 at patuloy. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapot ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit nang tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So yun po yung mga talatang may kinalaman sa iglesia sa Smyrna, yung ikalawa dito po sa pitong iglesia. Ngayon, mapapansin natin na bakit kaya inihayag ng Panginoong Yesus yung kanyang sarili sa iglesyang ito bilang una at huli, na namatay at muling nabuhay. Eh, ito po'y may kinalaman nga po sa magiging karanasan nga po locally, then historically, nito pong kinakatawanan ng iglesia sa Smyrna kung bakit ang larawan dito ng Panginoon ay pinapakitang una at huli na namatay at muling nabuhay. So punta muna tayo sa geography, yung location ng literal na lugar na ito. Sabi rito, Smyrna, now Izmir, is one of the most beautifully situated cities in Asia Minor, and has a harbor well protected by surrounding mountains. The fact that it is a port city to which ocean ships have access, yet is situated in the heart of the region. Itong Smyrna daw na ito, ngayon ang tawag ay Izmir, dyan po sa bahagi ng Turkey sa ating kapanahunan ngayon. Ito ay maganda yung kanyang location, lalo na yung kanyang port city, yung mga daungan. Ito ay protektado ng mga bundok na nasa kanyang palibot. Kasi nga po, pag merong port, daungan, lalo na sa matandang kapanahunang ito, may daungan ang isang syudad, ito po ay magiging maunlad sa kanyang ekonomiya kasi focal point yan ng trade and commerce. Walang pinagkaiba yan din doon sa unang iglesia, yung lugar sa Efeso, sentro din po siya ng tinatawag na komersyo, mga kalakalan. So, kaya nagiging maunlad, lalo na kung maganda ang iyong daungan o port. Kaya ito ang sinasabi sa kasaysayan, lalo na sa kanyang location. Has always given Smyrna an advantage over other cities of Western Asia Minor and made it one of the most important trade centers of that area. Kaya nga po sila itinuturing na isa sa mahalagang kalakalan ng dakong iyon. Yan ang pumapatungkol sa location ng Smyrna, na Izmir ngayon. Pakiilagay may kayong susunod na larawan. Ito po, na-discover ito ng mga geologists, itong bahagi ng mass of lava, ash, and cinder spewed over the countryside. So ito yung sa bahagi po ito ng Izmir o Smyrna noong unang kapanahunang yon. Ito yung na-discover nga ng mga geologists, no?
Today, ito, next slide. Today, there is not much to see of the ancient city of Smyrna. Izmir is the modern name for the area in Turkey with a city of more than 2 million people. It has a beautiful waterfront. So ito, itong larawang ito, sa kasalukuyang panahon na ito, yan, yung nakikita nyo, ito yung siyudad ng Izmir na sa bahagi ng Turkey, yan dati yung location ng Smyrna na pinag-uusapan po sa Biblia. Okay? So, next slide, Mike, ito, pakilagay itong mga ruins na ito. Ito yung kagibaan ng dating lugar ng Smyrna. At next, yung restoration work at Smyrna para ma-preserve yung mga structure. So, nagpapatuloy po dahil bahagi din po ng tourist spot ngayon yan. Kung paano ang Efeso ay ganun din. Hanggang ngayon, ganyan po ang makikita sa lugar na yan. Ngayon, nakita natin yung geography. No? Pinakita dito. Ngayon, sa kanyang kahulugan, nung word na Smyrna, no? Itong meaning ng Smyrna from the word mir. Itong mir, pakilagay. Ito po ay bitter but aromatic gum na sumisimbolo sa bitterness and suffering. So, angkop po sa naging karanasan ng Smyrna locally, ang kahulugan ng kanyang pangalan. Dahil dun sa pag-aaral, sa kanyang salita mismong pinanggalingan, yung mir ay nangangahulugang mapait. Ha? Kumakatawan ito, pero yung pait na ito ay may bango, aromatic. Kumakatawan ito sa kanilang mapait na karanasan at pagdurusa, especially sa spiritual aspect ng mga Kristiyano dyan sa lugar ng Smyrna. Kaya inangkop sa kanila yung katawagang yun bilang nakaranas ng mapait at masaklap na mga karanasan. Kaya mamaya makikita natin kung bakit din sila tinawag na the persecuted church. Yung inusig na iglesia, bagamat ang pitong ito ay inuusig din talaga ito, pero itong Smyrna kakaiba, mas matinding pag-uusig ang naranasan nila. At ito yung kapanahunan nila, yung tinatawag din na the age of martyrdom. Pakilagay ba ika? From 100 to 313 AD. Yung unang iglesia, yung Efeso, ay from 31 to 100 AD. Kadalisayan pa ng iglesia. Pero itong Smyrna, after na mawala na, mamatay yung mga apostol, ito na ngayon yung pagpasok ng persecution. Kahit nandoon naman yung mga apostol ng Panginoon noon, nakakaranas talaga ng persecution. Ang sinasabi natin dito, yung tinatawag na magnitude, yung bigat ng persecution o pag-uusig na naranasan ng iglesia ng Smyrna. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga masugid na taga-subaybay ng programa, no? Nung tinalakay natin yung pitong tatak sa Revelation chapter 6, yung unang apat na kumakatawan sa mga kabayo, yung simbolo ay kabayo, una yung puting kabayo na kumakatawan nga sa kadalisayan ng iglesia, at sumunod yung pulang kabayo na kumakatawan sa persecution, sa pag-uusig sa iglesia. At sa kapanahunan ding ito nangyari yon. From 100 to 313 AD. Napakahabang panahon ang pagdanas ng pag-uusig ng iglesyang ito, locally speaking. Yung iglesia sa East Asia Minor na Smyrna, dumanas sa mahabang panahong ito ng matinding kapighatian. Ito na po yon. Ngayon, ano yung pangyayari sa Smyrna, doon sa kabuuan ng Asia Minor na yon, siyempre, dahil sila'y pinag-uusig, sila po'y, of course, tumakas, nagtago. Yung iba ay nagtago sa mga underground ng Cappadocia na mamaya-maya ipapakita po namin sa inyo yung mga lugar na yon, no? Pakilagay yung history, Maiga. It is a historical fact that the Christians of Smyrna have seen more suffering than those of anyone or any other city of the region. Yan ang mababasa sa Bible Commentary, Volume 7, page 93. Historical fact. Ibig sabihin, hindi madi-deny, nangyari talaga sa kasaysayan na yung mga Kristiyano sa lugar ng Smyrna ay higit na nagdusa kaysa ibang mga syudad doon sa rehiyon na yon. Kaya, itong pag-aaral natin, biblically, historically, fact po ito. Ito po ay literal na mga kaganapan. At ano ngayon yung lesson na ating matututunan ay mamaya makikita nyo po. So dito, sa kanyang history, nakita natin yung meaning, yung geography. Ito naman sa kanyang history. Next, Smyrna became one of the strongest centers of Christianity in the eastern half
of the Roman Empire and was the last city of Asia Minor to yield to the Muslim conquest. Sinasabi po rito sa kasaysayan na ang Smyrna ay isa sa pinakamalalakas na sentro ng sangkakristyanuhan. Wow. Kumbaga, kung isipin natin, yan Turkey pala na yan sa kasalukuyang panahon na Smyrna doon sa unang panahon. Yan ang isa sa pinakamalakas na sentro ng Christianity. Kaya ngayon sa ating kasalukuyang panahon, Islam o Muslim country na yung nangangasiwa dyan sa bahagi na yan ng Turkey. Okay? Yun pala, sa kasaysayan, etong Smyrna, ang pinakahuling syudad sa Asia Minor, sa Roman province, na sumuko, kumbaga, nadaig, nag-yield dahil sa pananalasa ng Islam. At yan, natalakay na rin po natin ito sa pitong trompeta. Itong paglitaw ng Islam, nangyari naman sa kasaysayan, hindi maididenay na pinabagsak nga ng Muslim o Islam yung Byzantine, o sa ibang tao, Byzantium. Yan po sa silangang bahagi ng Roma yan. Kaya nga nakuha din ng mga Muslim yung bahagi ng Jerusalem, yung Old City, na sa kasalukuyang panahon ang nakatayo.